Magandang araw sa inyo, mga bata. Magandang araw sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood at nakikinig sa ating leksyon mula sa disiplinang Araling Panlipunan sa ikapat na baitang unang markahan, Module 6 na MITE, pamagat na laging handa. Bakit kaya nakikita natin ang Imus City Emergency Hotlines dito? Ito ang ating mga maaaring tawagan kapag may emergency, syempre. Bago ang lahat, tayo muna ay dumako sa isang panalangin. At tayo muna ay pumikit at tumungo. Ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, Ama naming banal, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Iningatan, binigyan mo kami ng biyaya, pinagaling, binigyan mo kami ng mga kapayapaan sa aming isip, binigyan mo kami ng kaligayahan, ng kasayahan, kasiyahan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga marami mong biyaya sa amin. Dalangin po namin sa araw na ito, ipumunang linisin ang aming mga puso't isipan upang aming mga mapapag-aralan ay pumasok dito at maintindihan po namin. Ikaw po ang gumabay sa amin upang madalay po namin itong mga maintindihan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, mga bata, bago natin itutuloy ang ating leksyon, huwag mo nang kalimutang i-like ang ating video. At syempre, mag-comment kayo. Bakit? Dahil sa dulo o sa kalagitnaan ay mayroong shout-out. Shout-out po sa inyo. Katulad po kay Avijoy, kay Jihiel Mateo Tabong, kay Melanie Gutierrez, Rels River Villegas at Musiklist. Ayan, shout out po sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng ating videos. Ito po ang inyong tagapagkwento. Ang kalamidad ay tinatawag din na sakuna. Ito ay isang malaking kapinsalaan na dumadating sa mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakataon at panahon. Ito'y maaaring natural na pangyayari o minsan gawa rin nating mga tao. Kaya pag-aaralan natin ang mga halimbawa. Halimbawa ay ang lindol, ang sakunang lindol. Ito ay mapanganib na halos buong bansa ay maaaring makaranas ng pagguho ng lupa o landslide. Para maiwasan ang mga sakunang dulot nito, makabubuti na makibahagi sa taunang earthquake drill sa ating mga paaralan. Ngayon, ang ginagawa natin ay virtual pero huwag natin kakalimutan yan. Yan. Sa ganitong pagkakataon, tandaan ang mga sumusunod. Kung ikaw ay nasa loob ng paaralan o gusali, ito yung ating drop, cover, hold, o ngayon ay duck, cover, and hold. Manatili rito hanggang matapos ang pagyanig. Pagkatapos, lumabas at pumunta sa ligtas na lugar. Huwag kalimutang maging kalmado lamang. Huwag magpapanik. Kung ikaw naman ay nasa labas ng paaralan o gusali, ito ang inyong mga tandaan. Lumayo sa mga puno, linya ng kuryente o kawad ng kuryente, sa mga poste o iba pang konkretong estruktura. Bakit? Maaari kasi itong gumuho. Ayan. Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. Ayan, ito ang ginagawa ng paaralang elementarya ng Pasong Buhaya 2 at Pasong Buhaya 3. Kung malapit sa tabing dagat, lumikas sa mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Ang tsunami ay dulot ng isang lindol, pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig, pagguho ng lupa o iba pang kaganapan. Ito ay
ang madalas na pagtaas ng tubig sa normal nitong level. Nakakatakot ito, lalo na sa mga, siyempre, tabing dagat. Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib ng tsunami. Ang mga lugar na nasa bahaging baybayin o tabing dagat ay sila yung malapit sa panganib sa ganitong pagkakataon. Kaya mabuting laging naka-alerto saan sa balita, sa TV at sa inyong nasasakupang barangay. Lokal na tsunami. Ito yung nandito lamang sa atin. Malapit lamang ang pinanggagalingan. Yan. Kapag ganyan, hindi ganong malakas, minsan, hindi na kailangan ding pinapalikas at tinitirhan, pinapalayo lamang sa baybaying o sa dalampasigan. Ayan. Tsunami alert. Yan. Banta sa Pilipinas, rekomendang gagawin. Zero pa lamang. May naganap na malakas na paglindol. Walang tsunami, may tsunami ngunit hindi makaaabot sa Pilipinas. Anong gagawin? Hindi lilikas. One, maghanda. Ready. Malaki ang posibilidad ng banta sa ating bansa. Ano ang gagawin? Ang mga komunidad malapit sa tabing dagat ay kailangan maging alerto sa posibleng paglilikas. 2. Magmanman o watch, observe. Banta, maaring maranasan ang bahagyang unos sa dagat. Ano ang gagawin? Maging alerto sa kakaibang taas ng tubig o alon lumayo sa dagat. 3. Umalis o go. Ano ang banta? Mapaminsala ang namumuong tsunami na makaapekto sa bansa. Ano ang gagawin? Kailangan mo nang magmadaling lumikas. Mayroon din tayong storm surge. Kung naalala niyo, ito yung sumalanta sa Tacloban na maraming kinangay binawian ng buhay. Ang storm surge ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng malakas na hangin dala ng bagyo. Sa ganitong pagkakataon, ano kaya ang gagawin? Mahirap ito, lalo na kapag gabi dumali. Diba? Una, gumawa ng plano ng paglikas. Kaya mayroon tayong mga drill. Tumutok lagi sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala. Lumayo sa mga lugar na malapit sa tabing dagat at lumikas sa mataas na lugar. Yan ang storm surge. Dulot ng bagyo. Isa pa sa mga natural na sakuna o kalamidad ay ang bagyo. Alamin natin kung ang bagyo na dumarating sa atin ay tatamaan talaga ang ating lugar. Kaya kailangan nating laging maghanda. Ang bagyo ay may dalang malakas na hangin at ulan. Ito'y mapanganib sa mga buhay, ari-arian at sa mga alaga nating hayop. Siyempre may mga signal yan. Ayan, katulad itong nasa mga larawan, yan ang bagyo, epekto ng bagyo. Ito, ang signal number 1. Yan, may bilis na 60 km per hour na magtatagal ng 36 na oras. Yan, ang typhoon signal number 2 naman, may bilis na at lampas ng hangin na 61 to 120 km per hour at naasahan lamang sa loob ng 24 na oras. Typhoon signal number 3.
Ayan. May bilis itong 121 to 170 kilometer per hour. At inaasahan sa loob ng 18 na oras. Typhoon signal number 4. Ato, napakalakas na ito. May bilis itong 171 to 220 kilometer per hour at inaasahan sa loob ng 12 oras. At itong pinakamatindi, typhoon signal number 5. Yan. Mahigit na 220 kilometer per hour ang bilis ng hangin sa loob ng 12 oras. Yan. Kaya laging nakatutok, lalo na sikat na sikat dito ang ating gobernador, si John Vic Remulla, na laging nagsasabing, yan, abangan kung may pasok o may typhoon alert. Dumako naman tayo sa pagputok ng bulkan. Dito sa ating bayan ng Cavite, mayroong isang sikat na bulkan. Ito ay ang Bulkang Taal, malapit sa Tagaytay. Maaring magdulot ang pagputok ng bulkan ng maraming panganib. Halimbawa, pipinsalain nito ang kalusugan ng tao kapag nalanghap ang abo na ibinuga. Magkakaroon ng problema siyempre sa paghinga, problema sa baga, nangangati ang balat, mata. Ayan, nakamamatay ang ibinubuga nito dahil mainit ang lava. Ayan. Nakamamatay din ito sa mga alagang hayop. Siyempre, kung ang tao nga ay madadali nito. Ganun rin ang mga pananim. Ayan. Kung nabalitaan natin noon yung Taal, kawawa yung mga isda sa Taal Lake at sa mga halaman doon. At ang ahensya na nagbibigay babala ay ang PHIVOLCS, o kaya'y Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Karagdagang impormasyon naman ay ito ay ang hazard map na nagpapakita sa mga lugar na mapanganib. Ayan. Kung mapapansin yung mga lugar na mapanganib sa bagyo, ito yung mga nasa tabing dagat, syempre, no? Samantalang ibang bahagi naman ng bansa ay mapanganib din sa pagbaha. Yan, katulad nung nangyari sa Cagayan na bihirang tumaas ang level ng ilog Cagayan ay tumaas, marami ding nabaha noon. Ayan. At ang namamahala dito ay ang PAGASA o Philippines Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. At alam nyo ba, yan, ang mga bagyo sa Pilipinas ay halos umaabot ito ng mahigit kumulang 20 na bagyo. Yan. At ang pangalan ng mga bagyo, minsan kadalasan babae pinapangalan para daw hindi ganun kalakas. Ewan ko lang. At nag-uumpisa ito sa letrang A. Sinusundan ito yung ating alpabeto. Yan. Ito ngayon, ating pagyamanin. Narito ang ating gawain A at gawain B. Maaaring i-pause ang ating video upang sagutan ang mga gawain ito. Babasahin ko ang panuto. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng tamang paghahanda sa darating na bagyo, tsunami at lindol. X naman kung hindi. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Yan ay ang gawain letter A. Gawain letter B. Scroll out. Piliin. Yan, sa scroll, ito, nandito sa bahaging baba, ang nararapat na gawain sa mga sumusunod na sitwasyon sa inyong lugar. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ayan. Pwede nyong i-post ang video pagkatapos nyo sagutan. I-play nyo din. Gawain C. Arrange me. Ayan.
Ito ang panuto. Ayusin ang mga jumbled letters sa bawat bilang upang mabuo ang mga konseptong iyong napag-aralan. Sikaping lagi itong pakatandaan at isa-isip. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ito, 1 to 5. Ang gawain si ang letter A at ang letter B naman, kopyahin ang mga parirala sa iyong sagutang papel. Lagyan ng bilang 1 to 4 ang bawat tatlo na katapat ng mga parirala upang mabuo ang konsepto. Ayan, maaari ulit i-pause ang video pagkatapos masagutan ay i-play din ito. Ready, get set, go! Ito naman, isulat kung ano ang tamang gawin bilang wasto at maagap na pagtugon sa mga sakuna. Ayan, meron tayong lima kung ano ang dapat nyong gawin. Ayan, maaaring balikan nyo ang nakaraang nating mga slide upang makita nyo ang mga sagot. Maaaring i-pause ito habang nagsasagot. Ito naman, sumulat ng mga dapat gawin sa mga sumusunod na kalamidad. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Kalamidad, lindol, bagyo, baha, tsunami, pagputok ng vulkan. Ito naman, hanapin sa loob ng kahon ang mga sagot na tutugon sa patlang ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ayan, ito meron tayong lima. Maaari ulit i-pause ang ating video habang nagsasagot. Sa letter B naman, ano ang mga nararapat gawin sa mga sumusunod na kalagayan? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. I-pause ulit ang video pagkatapos i-play pagka nasagutan na. Ito, gagawa tayo ng isang slogan. Sundin lamang ating rubrics. Ano ba ang nilalaman ng ating slogan? Tungkol ito sa kahalagaan ng kahandaan na posible o parating na sapuna o kalamidad. Gawin ito sa isang malinis na papel. Isang buong papel. Yan, ito yung nilalaman ating rubric ng ating paggawa ng slogan upang makakuha ng mataas na puntos mga bata. Ayan, mga bata. Maraming salamat talaga sa mga patuloy na sumusubaybay, sa mga nagko-comment kay Music List, kay Abby Joy, kay Jihiel, kay Melanie, kay Rels Raver Villegas, at kay Sir Phil Magro. Maraming salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtutok sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Sana po mayroon kayong naintindihan, mayroon kayong naunawaan, mayroon kayong nakuhang aral sa ating leksyon. Maraming salamat. God bless at mabuhay.